bawat fathers ng tahanan, try to build something for the next 10 years. Amen? Sino po sa inyo nakikita sa susunod na 10 years, ibang-iba na buhay ng pamilya mo? Tapos yung pamahin na rin, konti lang po rin, walo po, at ang mga naniwala. Ulitin ko po yung tanong, sino sa inyo naniwala, in the next 10 years, you will build up something for your family? No, maraming naniniwala, malamang mangyayari ito. Kasi sa totoo lang po, ang nagaganap lang sa buhay natin, yung mga pinaniniwalaan natin. Kapag hindi kayo naniniwala, bakit naman si Lord gagalaw? Hindi ka nga naniniwala eh. Di ho ba? So, ang bawat Kristiyano, iminumungkahi ko po na kayo ay mag-isip ng pang 10 taon. Pag 10 taon, ibig sabihin ganito, kung 15 years, giging 10, 25 years old ka. Kung 15 plus 10, 25. 20 ka, ibig sabihin magiging 30 years old. Diba? Pag sinabi ng 10 years, yung iba sa inyo, makakatapos na po ng pag-aaral, makakapagtrabaho na. Diba? Try to see the picture of your tomorrow the next 10 years. No? Walang taong nananatili at nag-i-stay taon niya. Hindi pwedeng araw-araw, taon-taon, nasa 16 years old ka. Pinapaalis ka ni Lord sa edad na yan kasi pumupunta ka sa panibagong challenges ng life mo. Ako po ngayon ay matatabi pong mag-58 na. Okay? Pero kung titingnan ko po yung life ko 30 years ago, ibang-iba po. Amen? Huwag niyong kakalimutan na may season ng life. Si David ay isang shepherd because shepherd siya yung kasi ang season niya. But in a matter of the course of years, natapos na yung season niya na magiging na pagiging shepherd, pumasok na siya sa panibagong season na siya naman ay naging hari. Because naging hari siya, season niya na maging hari. So yung buhay ng isang tao, hindi habang buhay ganyan, pinaghahandaan mo yung pagpalit ng season ng buhay mo. Tinan mo yung katabi mo, mahirap lang yan, squatter, o kaya stokwa, walang sigilip-gilip. Pero alam nyo, matatapos na season niya sa kahirapan. Papagsok siya sa isang bagong season niya. Amen. Sino rito naniniwala? Pastor, naniniwala ko. Magkakaroon din ako ng season at favor sa Diyos. Sige nga, yung naniniwala, nabibigyan ka ni Lord ng favor at sisimulan na yung bagong season mo, tumayo ngayon, tumayo. Ako, nagmamadaling tumayo yung isa. Heavenly Father, tonight I pray and I declare that anyone who believe on your word that this is the year that favor will come upon their lives. Lord, this is the year wherein a new season, a new beginning will happen in their life. So Lord, today I pronounce and I declare it in the most powerful name of Jesus that favor and a new beginning, a new season will happen in the life of these people in Jesus' name. Amen and amen. Now, gusto ko sa gabing ito umandar. Paano dinadala ng Diyos ang isang tao pagdadali na niya sa bagong season? Ha? Matinding experience. Makinig kayo mabuti. Kasi pag hindi nyo tunan, tatambay kayo sa old season. Siyempre yung season, nahihirapan naman tayo, pangit, hindi maganda. Pero walang plano si Lord. Kaya nga sabi ni Lord, there is a time for everything. Bawal ang walang tigil na kahirapan. May time lang yan na mahirap ka. Ang problema, hindi eternal. Sino sa inyo may pera, may problema ka sa pera? May season lang, tagwala lang ngayon, pero dadating na yung tagmeron. Can I have a amen? Alam niyo ba na merong istorya sa Bible na sila'y slave? And doon lang sila sa Egypt. Alam niyo ilang taon? For 400 years, they live yung una
Dahil nandiyan si Joseph, mas boy nila. Eh, namatay na si Joseph. Nawala na yung influence ni Joseph. Pumalit na yung bagong anak ng mga anak nung pero, alam niyo po nangyari? Nakalimutan na nila lahat ng ginawang favor ni Joseph sa Egypt. So yung lumipas ang 400 years, ang kinaduluhan lang po ng Israel, slave. Alam niyo, sabi ng slave, walang sariling desisyon, walang sariling pag-aari, mahirap ang buhay, utos-utosan ka lang. Pero dumating po ang panahon na sabi ng Panginoon, tapos season nyo ng slavery. O sige, humanda na kayo. Ha? Dadalhin ko na kayo dun sa season at place na para sa inyo. Tawag doon yung promised land. Diba? So between promised land po yung process. Tandaan nyo yun. Kahit may pinangako sa iyo si Lord na promised land, hindi ho yun shortcut na ching, gano'n ka na kaagad. Misan po, dudaan ka doon sa proseso na yon kasi doon ka pineprep sa yung promised land. Can I have your amen? And according to the story, kung babasahin po ninyo, successfully na deliver ni Moses ang Israelita out of the hand and bondage of Egyptian Empire. Natalo niya si Pero, nawala ang Egyptian control sa kanila, lumabas na sila sa Egypto. Saan sila pumunta? Siyempre, patungo na po doon sa lupang ipinangako kay Abraham at sa mga Israelita. Ngunit, bago sila dumating, pumunta sa Paro, eh gusto ni Lord, 400 niyo akong hindi kilala. Ha? 400 years kayong nasa Egypt. Ni ang nakilalang Diyos ninyo, yung mga Diyos-Diyosa ng Egypt, yun ang mga Diyos na nang-introduce sa inyo. Pero ako, hindi nyo ako kilala. So sabi ni Lord, ganito, ito ha, pag lumabas sa, pumunta sa lupang pangako, daan muna kayo sa bahay, sa presensya ko. Eh ang mga tao, pag galing ka sa sleep, hindi ka sanay sa presensya ng Diyos. Sanay ka sa presensya ng demonyo. O, ba't kayo natawa? Totoo naman, ha? Diba? Sanay ka sa inuman, sa bisyo, sa kalukuhan, sa sugal, sa kawalangyaan, lahat ng todo-todo, alam mo yan. Hindi ka sanay kay Lord, di ba? Pag nagbasa ka ng Bible, parang, mag-devotion ka. Bakit? Di ba di ka sanay? Mag-simba ka. Ha? Mag-shell group ka. Bakit? Di ba? Kasi hindi ka sanay sa ano, puro sanay ka lang sa mga kadbon. Tignan mo yung katabi mo. Sanay na sanay. Yung pagdating kay Lord, hindi sanay. Totoo ba sinasabi ko? Totoo ba sinasabi ko? Ha? Meron ba ditong sanay kay Lord? Wala. Pag nagbasa ng Bible, pipilitin mo pa. Diba? Ganyan yan eh. Pag magsimba, susunduin mo pa. Diba? Pag nag-cell group, mapuputput na yung kamay mo sa kakatext, wala pa. Diba? Pag sinama mo sa Life Plus, sa School of Leader, naku, kakalad ka rin mo pa. Tignan mo katabi mo, ha? Hindi sanay. Eh talagang ganun. Tama po ba? Hindi tayo sanay eh. So nung look sila sa Egypt, aba hindi sanay. Umarap sa Diyos, kaya dyan yung natatakot sila. Eh pagharap nila sa Mount Horeb, nagpunta sila ron eh. Pagpunta doon, sabi ni Lord, ay din akong makausap yung aking bayan na mahal. 400 taon, hindi nila ako nakausap. Excited si Lord. Moses, sabi mo sa kanila. Basahin niyo po yan, nasa Deuteronomy 19 and 20. Moses, sabihin mo naman, magkita tayo doon sa mundo. Tawagin mo sila, papuntahin mo sila. Okay? Meron tayong meeting. Tawagin natin itong encounter with God. Nako, lahat ng tao excited. Eh, nung paparating pa lang po sila sa mundo, ito yung story eh. Basahin nyo ha. Exodus 19, 18, 19, 20. Nung lumalapit pa lang sila, may napansin sila. Lumilindol. Kumukulog. Kumikidlat. Umuusok. Umaapoy. Moses, ano yan? Sabi niya, si Lord,
Hindi sanay. Ano yan? Kumulog, kumiglat, lumindol. Siyempre, earth shake when the sound of his voice. Nang inig sila, natakot sila. Ano to mo? Si Lord. Hindi sanay. Lahat sanay tayo. Ohan sa mga mali. Yung mga babae, sanay sa chismis. Umarap sa Diyos. Hindi sanay. Tama? Hindi makapagpigil ng isang linggong walang chismis. Tama po ba, mga kapatid? Ha? Hindi sanay. Imbis na mag-devotion, Facebook, hindi talaga sanay. Hirap na hirap. Alam niyo po sabi nila, Moses, sino ba talaga yan? Si Lord. Imimit na tayo, umanda kayo. Natakot po sila. Pag binasa niyo yung Bible, umatras sa Bible ng kay Moses. Moses, ikaw na lang makipag-usap kay Lord. Nakakatakot. Hindi kami sanay. Kung ano man ang mensahe, paki-text na lang. Hindi sila marunong umarap ng mensahe directly kay Lord to give them motivation, to give them inspirations. That word that God is about to speak to their life will motivate them, inspire them, direct them, and protect them. Eh, hindi ka sanay sa mga word, sa mga mensahe ng Diyos. Sinisin nyo, unti-unti ka lang nasasanay sa mensahe ng Diyos. Hindi sanay. Ha? Sanay tayo sa chismis. Maraming chismoso lang. Anong chismoso? Yung nagsasalita, pero hindi naman galing kay Lord, chismis yun. So, if you look at the Bible, bakit? Dalawang mic dapat. Kala ko dalawang mic ang gusto mo. Ngayon lang ako kasi kung nakakita ang preacher na dalawang mic. Saan lang pala papalitan? Okay. Pero pwede bang lakasan mo nga ng konti? Please, yung pumipihit. Asan? Pakilakas mo nga ng konti. Ah. Okay? So, hindi sila sanay. Sabi niya, Moses, ikaw makipag-usap. At kami naman, makikinig. Maniwala ako sa'yo. Pastor nga, pinadala sa'yo, pinakinggan mo ba? Oh, come on. Ayaw mo sa rekta, ayaw mo rin sa hindi direkta. Sino sa inyo, ang tingin nyo kay pastor, mensahero ng Diyos yan. Pag ako kinausap niya, galing kay Lord, hindi sanay. Maraming buhay natin, hindi tayo sanay makipag-relationship sa Diyos. Tama? Hindi tayo marunong makipag-communicate sa Diyos. So, ang nangyayari sa atin, si Lord, pag kinausap ka, eh tayo, ganito yung mga tinatawag kong cloud-minded. Yung cloud-minded, titignan yung ulap. Pare, gumalo yung ulap. Si Lord yan. Hindi naman kayong igalaw ni Pastor yan. Si Lord lang gumalo yung ulap. Sunod tayo, si Lord yan. Diba? When God moved the clouds, the people move with the clouds. Eh, 40 years silang move with the clouds. Sanay na sila sa move with the clouds. Alam niyo pa, pagdating nila doon sa promised land, pagtawid nila, nawala ang clouds. Bakit? It's a new season. Ha? It's now a new season. Nagtaka siya, Lord, wala na bang cloud? Wala na. Lord, wala na bang mana? Wala na. Hukay. It's a new season. Bayan, Lord? Nabago na kasi may sick. Uy ni Lord, ang nagayan mo. Are you listening? Sabi ni Lord sa kanila, dati, move with the clouds. Ngayon, ay iba tono ni Lord. Lord, anong ibig mo sabihin? Today, follow the ark. Follow the ark? Tinignan yung ark, lumutang. Yun pala, buhat-buhat ng mga priest. Sabi nila, teka mo lang, Lord, mahirap to.
Eh, ang ulap, kamay lang ng Diyos ang nagpapagalaw. Pero itong ark, ang nagpapagalaw, kamay ng tao eh. Hindi nila alam, sabi ni Lord, you know how to follow me, but today, I want you to follow your leaders. Yes. Hindi, sad. Gusto lang ulap, kaya tawag ko ng mga cloud people. Nakatid pa mga Christian, hindi pa nangungusap sa akin si Lord. Eh, nagsalita si Pastor eh. Si Lord lang talaga. Di ba? Yung mga cloud people, hirap yan sa mga taong inutukan ng Diyos. But if you want to follow God, there will be a season that God will speak to you directly. But one day, God will be using a leader to direct your life. Doon tayo, hindi sanay. So, tingin natin sa pastor, kontrabida. Tingin natin sa leader, kontrabida. Yun na. Kaya inabot sila, 40 years, nakatambay. 11 days lang po yun, papunta dun eh. Inabot ng 40 days. Bakit? Eh kasi laging mas marunong pa sa Diyos eh. Mga tanong natin, Lord, ikaw ba yan? Paki-confirm. Grabe, pinabuka na dagat. Confirmation ba ang gusto eh? Diba? Bumagsak na yung mana, pati yung mga ibon, ano pa na? Confirmation pa rin ang hinahanap. Hindi sanay. Ito yung common sakit ng maraming Kristiyano, hindi sanay to walk with God. I think tonight God wants us to learn how to walk with God. Walk with God side by side is so important. Ito po yung dapat nating matutunan. Ha? Yung katabi mo, siguro, Lord ba yan? Kung talagang si Lord yan, dapat magkapera muna ako bago ako sumunod. Hindi ako susunod kasi dapat i-bless mo muna ako. Sabi ko, Lord, hindi sanay. Ha? Kaya mo yung katulad ni Abraham. Abraham, dadalang kita sa lupang pangako. Kailan, Lord? Ngayon na, umalis ka na. O sige, tayo, alis muna ako, saka punta. Hindi ko alam eh. Ha? Saka pupunta? Ko lang. Sino may sabi siya? Si Lord. Saka pupunta? Hindi ko alam. Isa sabi? Punta lang. Eh, di ba mukha kang baliw? Hindi sanay. Di ba? Pero si Moses, sinanay niya na. Sino sinasanay niya na pag sinabis ni Lord, wala nang tanong-tanong. Eh tayo, pag nagsalita si Lord, excuse me, Lord, pakipaliwanag, ha? Pakilawa, bakit ganun tayo? Pag may gusto pa si Lord, excuse me, Lord, kailan ka matututo na pag nagsalita si Lord, use me, Lord. Ha? Tinima ko tabi mo. Ano ba yan? Is that person more of a use me, Lord, or excuse me, Lord? Hallelujah. So, lumabas sila sa Egypt. Yun ang background, ha? Papunta na sila sa Promised Land. Gusto nila makipag-meet. Ayaw nila. Pinagbigyan ni Lord. O ngayon, dadali pa rin sila doon, pero dumadaan na sila sa mga divine protocols. Tinetrate, mag-tinetrain sa law of God. Tinetrain sila sa mga principle of God. Tinetrain sila kasi hindi nga sila sanay. Sanay lang sila maging alipin, alipin. So paglabas nila, lumabas sila sa Egypt, ibinulusa ang Egypt. Lumabas sa Egypt, tapos binulusa ang Egypt. Kaya wala na sila sa Egypt, pero ang Egypt nasa kanila. You got this? So lumabas na sila, paglabas nila sa Mount Horeb, na-excite sila kasi may kulugat kidlat, pakipag-uusap mo si Plang. Ayun na. Na po yung istorya, hindi na sila umalis doon. So for the next 400 years, alis sila sa Egypt. For the next 40 years, ganoon na po ang itsura nila. So I want you to open your Bible, the book of Deuteronomy chapter 1, para makita niyo po yung ano na ang sinabi ni Lord sa kanila after that. Okay? Ready na ba tayo? In Deuteronomy chapter 1, pakilagay mo nga kapatid, starting from verse 6. Tingnan niyo po ito. Ready na magbasa ng salita ng Diyos? Okay. And so sabi ng Panginoon, the Lord our God said to us at Horeb. Doon sila tumira, doon sila nag-stay. Huwag yung kalimutan niya. You have stayed long enough at this mountain.
Sabi ni Lord, nabay, sobrang na kayong tagal nyo. Ba't kayo nandito? Yan na, di pa kayo maalis. Nasubukan nyo bang madinigyan sa Panginoon? Tagal mo nang walang pera. Ngayon, wala ka pa rin pera. Tagal mo na lang, katsero, hindi ka matitigil dyan. Ha? Ang tagal ng blok ng bahay mo, dyan ka pa rin. Matagal ka na naghihirap, ganyan ka pa rin. Sino sa inyo, you have stay long enough? Saan sila nag-stay long enough? Doon sa Horeb. Yung Mount Horeb, tinayuan nila kasi doon sila dinala ng Panginoon per step for a season. Abay, gusto. We are all here for all season. Hindi ho, for season. Let me repeat. Lahat tayo, meron lang tayong season na dinalik, Lord. Pero hindi kayo for all season dyan. Pastor po ako for 30 years, may na-observe buhay ko sa experience ko. Ako po ay lumaki sa Quiapo, nagtaka ako, ba't ako nandito sa Quiapo? Nung naging Christian ako, nasa Quiapo pa rin ako, naging pastor ako, sa Quiapo pa rin ako, nung mag-aasawa na ako, pinalis na ako ni Lord sa Quiapo. Sabi ko sa sarili ko, ayokong lumabas yung mga anak ko dito sa loob ng Quiapo. Lord, sabi sa akin ni Lord, dadaling kita sa ibang lugar. So nalipat ako sa Las Piñas. Lahat ng anak ko, walang espiritu ng Quiapo. Ako lang ang kargado ng Quiapo. Lumaki ako doon. May season lang ako doon eh. Pero, there are times na sinabi sa akin ni Lord, you have stayed long enough. I'll be bringing you to your next place to stay. Naku, tuwan-tuwa. Oh Lord, tapos na po yung season ko dito sa lugar na ito. Sino sa inyo nararamdaman? Sabihin mo, Mrs., andito ka ba? Sabihin mo sa asawa mo, we have stayed long enough. It's time to go to another place. Di ba? Tama. Kasi meron tayong experience na ganyan eh. You have stayed long enough experience. Tingnan mo. Ready na ba kayo? Ang tagal mo na dyan, nag-cell group leader ka, hindi lumalago, ang tagal na. Ano ba yan? Meron ba dito ang cell leader, hindi ka pa rin nagiging fruitful, ang tagal na! Jineng? Primary 12 ka! Nadidinig mo ko? Primary 12 ka, tagal mo ng primary 12 hanggang ngayon! Wala ka pa rin cell. Nagkaroon dyan ng isa na sara. Tagal na. Kaya meron tayong experience na ganito eh. I have stayed long enough. Saan sila? Pag sinabing you have stayed long enough on this mountain, Horeb, ibig sabihin ganito. Nagtayo ka dyan ng tent, naglagay ka ng bahay dyan, at mukhang walang plano ka nang umalis. Hindi nga kita pinagtayo ng solid bahay dyan eh. Tent lang. Kasi alam mo, temporary. Say the word, temporary. I want you to hear tonight, whatever condition of your life or situation, it's just temporary. But you have to make a decision to see that I am staying long enough on condition. It's time to move out from this condition. Kaya po nababago yung next 10 years mo, yung 10 years na sinasabi ko. Yung new decade mo, mababago, mabibuild mo, hindi sa Horeb, doon sa lugar na pinapupunta sa'yo. Walang planong i-build up sila ni Lord sa Horeb. Sa promise lang ng place ng pag-build ng life nila. Alam mo bakit din nabibuild ang life mo? Kasi hindi dyan sa lugar na yan. Ha? Tama? Lord, ba't ito buhay ko parang malas? Eh, magka-boyfriend ka ba naman ng unbeliever? Paano kung di sasalutin yan? Di ba? Dapat yan, inihiwala yan na. At iyan ni Lord sa'yo, yung parang tamang tao na ipapakasal sa'yo. Ako, marahating mag-boyfriend eh, Lord, I'm sorry. Ha? Are you listening? It's time to build your life, not on Horeb. You have stayed there long enough. Ang sinasabi niya,
tayo ka na dyan ng bahay, okay na yan. Pero umalis ka na dyan. Sabi mo sa katin mo, umalis ka na dyan. Ha? Puro ka lakwatsa, puro ka tambay, umalis ka na dyan. Ha? Hindi ka nag-aaral mabuti, puro ka lakwatsa, umalis ka na dyan. Can I have a amen? Ang bahay, puro ka trabaho. Sabi ng isang membro ko, Pastor, sama niyo naman ko ako sa prayer. Ano yung pag-pray ko sa'yo? Pastor, provision. Bakit? Ano nangyari sa provision niyo? Pastor, ano po eh, hindi kasya sa sweldo ng mister ko. Kinakapos po talaga. Napapautang na po kami. Pwede bang ipag-pray nyo kami? O sige, teka muna bago kita ipag-pray. Ganito gawin. Ipag-pray ko, bawat man ang trabaho. Ano po, Pastor? Pag-pray ko, nabawalan ka ng trabaho. Manampalataya ka. Sabi niya, Pastor, di na nga namin mabayaran, tatanggulo pa ako ng trabaho. Di na nga, hindi mo ko naintindihan eh. Pag nag-stay ka dyan sa trabaho na yan, lalo kang baon sa utang. Ang gawin mo, maghanap ka ng bagong trabaho, pero aalis ka muna dyan sa trabaho mo. So dapat, ang unang step, mawalan ka ng trabaho para makahanap ka ng bagong trabaho. Sabi niya, oo nga, no. Hindi marunong yung ito eh. Sino gusto kong malis? Sino sa inyo may family ngayon? Alam mo, gipit-gipit kayo. Pero mahal na mahal mo yung trabaho hindi nagbibigay sa'yo ng pera. Yun, yun na. Di ba? So, kaya lang, hindi ka naman, hindi mo naman kaya ng maniwala. Hindi, sanay. Na ipagkatiwala mo sa Diyos, Lord, aalisan ko ng trabaho na to kasi nananampalataya ako. Bibigyan mo ko ng trabaho na makakapagbayad ng pangangailangan ko. Sabi, sanay. Kasi lagi tayong sanay matakot, takutin na sarili, at takot-takot na takot, di ba? Hindi pa tayo marunong lumakad sa pananampataya na kaya nating iris ang lahat kasi naniniwala tayo. Sabi niya sa akin, Bishop, mukhang lumalakas ang loob ko. Sabi ko, di ka pwede lumakas ang loob. You have stayed there long enough. Gusto mo ba talagang mabayaran lahat ng utang mo? Opo. Eh, kailangan mo talagang matanggal sa trabaho para makakuha ka ng bagong mas magandang trabaho. Sabi ko, ganito gawin natin. Turuan kita manampalataya. Turuan kita manampalataya. Pangalawa, tuturuan kita manalangin. Naniniwala ka ba sa faith? Opo. Naniniwala ka sa prayer? Okay. Manalangin tayo. So in short, nag-pray kami. After 1 week, tumawag sa akin, Bishop, nangyari, may magandang balita. Bakit? Punta ako sa church ngayon, babalita ko. Ang ganda ng balita. Di ako naman ako yung balita. Malamang naka-jackpot na to. Sabay, pagdating, Pastor, good news. Bakit? Wala na akong trabaho. Sabi ko, Lord, tulungan mo. O, Panginoon, makamadisgrasya to. Bishop, tama sinabi mo. Hindi ako makakakuha ng bagong trabaho hanggat di ako. Kailangan tapangan ko, Pastor. Nung nag-resign ako, tinapangang. Pinayagan naman ako. O sabi ko, di at least yung first step. Yung gusto mas anay sa pananampalataya. Ha? Malamang may mawawala ng trabaho bukas. Eh kasi, sweldo mo, di makabayad ng kuryente ko may bahay. Hindi makabili ng bahay eh. Eh kasi nga, mga tinatanggap mo, yung mga maling trabaho. After 1 month, tumawag ulit. Bisya, punta ako sa office. Bakit? May balita na naman siya. Malamang nakata. Pagdating po, may dalang ice cream. Oh, ba't may dalang ice cream? Pastor, ice cream is a symbol of celebration. Sabi ko, is there any reason to celebrate? Bisya, natanggap na ako sa bago kong trabaho. Sabi ko, ano namang klaseng trabaho? Bisya, na doble na sweldo ko. Kaya ko nang bayaran. Yung tubig, kuryente, bahay, pampaaral. Pasok, Pastor. Nag-provide na si Lord. Sabi ko, marunong na siyang manampalataya. Tinan yung katabi mo, hindi marunong. Kaya tayo, nag-i-stay tayo long enough kasi hindi ka marunong. Damay tuloy yung anak mo. Nadamay tuloy yung mail. Dapat matagal ka ng may bahay. Hindi sanay. Dapat matagal ka ng merong maayos. Kaya lang hindi ka sanay eh. So ano ginagawa mo? Kahit maliit sweldo,
tsaga-tsaga lang. Ano mong gagawa? Maganyan tayo. Hindi tayo sanay manampalataya mag-take ng risk, lumabas dun sa horror because we stay long enough. Eh siguro, tinry niya naman yung trabaho, alam mo namang wala namang ibibigay talaga sa'yo. Huwag kang mag-stay long enough. Ha? O sige, nagka-boyfriend ka ng unbeliever. Eh di binasakwasa ka lang. Ha? Huwag mo nang patagalin yan. You have stay long enough. Amen. Amen. Nag-group ka, walang nangyayari. Bakit? Eh mali-mali yung mga style mo. May sarili kang mali-mali naman. Aba, you stay long enough. Palitan mo naman. Say amen. So, yung verse na to, nung sinabi to, sa book of Deuteronomy chapter 1, you have stayed long enough at this mountain. Biglang binigyan ng instruction. Break camp and advance into the hill country. Break camps mean, tanggalin mo yung tolda. Bakit? Kasi baka matulog ka pa dyan. Alam mo, ang isang tao, pag nasa isang lugar at walang tulugan, hindi mag-i-stay yun doon. Maghahanap siya ng isang lugar na siya matulog. Doon siya mag-i-stay. And God is them, you have stayed long enough on this Mount Horeb. It's time to break the camp. Ibig sabihin, tanggalin mo yung pinagtitirhan mo dyan kasi mananatili ka dyan. O tayo na mga, maniwala ka, plus 20 years, ganyan pa rin yan. Bakit? Hindi marunong mag-break camp. Break camp. Sabi mo sa katip, camp. Ibig sabihin, yung tolda, yung camping mo, tanggalin mo na, i-break mo na. Ibig sabihin yan, huwag kang tumira dyan sa ganyang ugali, sa ganyang kultura, sa ganyang napuntahan mo na puro ganyan ang utsura, ugali, buhay, kultura. Alis ka na dyan. Baka naman gusto mong matuto sa ibang lugar. Amen. So from Quiapo, ibang barkado ko, mga holdapper, kidnapper, mga barkado ko yan, yung mga holdapper, barkado ko lang. Niwala kayo. Kaya lahat ng gulang sa Quiapo, alam ko magbilang ng din. Alam ko magbilang ng 1,000, pagbigay sa'yo, magiging 800. Alam ko yun. Kasama ako doon eh. Ha? Yung mga snatcher doon. Alam ko, tingin ng ginto. Yung itsura pa lang, pag sila, munggo to, munggo. Alam ko yan. Alam ko yung Saudi. Kasi yun ang kultura, I have stayed long enough. Are you still here? Alam ko lahat ng kalokohan ng Quiapo. So ang tanong ko, ganito, am I willing to break camp? Eh minsan pag nasanay ka doon sa ganung atmosphere, ha? Doon, maniwala po kayo, pag kami nagsama ng barkada doon, para kami mga hari. Eh sanay ka doon sa kalokohan, ikaw hari eh. Eh pagpunta ko ng Las Piñas, iba hari. Magtao doon, mga matatahimik, kalmado. Eh ako, madali akong umilit ang ulo eh. Siga ako eh. Paano gagawin ko? Yung pala, hindi ako sanay because I have stayed long enough. Maniwala kayo, paglipat namin sa Las Piñas nung misis ko, pastor na. Ha? Takot na takot ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kabisado to. Babait ang mga tao. Hindi ako sanay sa mga nakapaligid na walang-walang iya, Lord. Puro walang iya yung mga kasama ko na eh. Ha? Hindi ako sanay. Nadidit. Alam niyo mga barkat, mga anak ng Okso, anak ng Sputnik Gang, Bahala na Gang, Batang City Jail, puro ditato lahat. Ako lang ang malinis. Niligtas ako ni Lord. Sabi ng Lord sa akin, you have stayed long enough. Walang mangyayari buwas sa buhay mo dyan. Meaning to say, the word Mount Horeb is a symbol of wrong atmosphere. When you are living on the wrong atmosphere, para buto ng mangga na nakalagay semento, paano ka tutubo? Ha? You need the right place, the right environment, the right atmosphere. This 2020, you have to find your right atmosphere. You need to go to your right environment. You need those wrong atmosphere. May mga lugar kayo, alam nyo, hindi tama para sa'yo. Alisan mo na yan. Semen. Yung pagkaliwa mo, siguro mapapainom ka. Anong kadumaan?
Amen? Parang mga bay, pagkaliwa mo, puro chismosa dyan. Huwag ka nadaan dyan. Mapapachismis ka. Mapapainom ka. Then I learned my lesson. Lord, I know. I have to live horrid. Let me tell you this. Marami sa inyo, kung aalis ka lang sa atmosphere na yan, matagal ka nang umasens. Kaya lang sinanay mo yung lugar mo na mali. Sanay ka na sa mali. Sanay ka sa mga kasama mong mga hindi nag-iisip. Alam niyo, mga atmosphere na mali, yung mga barkada mo na walang pangarap, matatamay ka. Yung mga ayaw ng mag-aral, di ba? Yung makatambay na lang, yung mas masarap tumambay ka sa magtrabaho. Ang daming ganyan, kaya nakakadamay yan. You have stayed there long enough. That wrong atmosphere is not good for you. Yung mga bata, bata pa lang, may asawa na, madadamay ka doon. Eh kasi hindi ko sa atmosphere na yun eh. Sino mo na unawa na sinishare ko ngayon? Think about your atmosphere. Think about the kind of environment that you live. Think about it. So make a decision. Ang gyapo is not atmosphere. Pagpunta ko sa Las Piñas, hindi lang, pero alam ko yun ang tamang lugar. Then I make a commitment. I told my wife, sige, dito tayo. Alam mo na, isip ko, dito na ako magbibuild ng life ko. No plan to go back. Old atmosphere. Chinalenge ni Lord ang Israelita. Pasahin natin. You have stayed long enough at this mountain. Break camp. Tanggalin mo na yung bahay-bahayan mo dyan. And then yung word, advance. Sino-sino gusto mag-advance? Bago mag-advance, may iiwanan. Amen? Yung lahat ng kinasanayan mong maling kultura, maling pag-iisip at maling pagnanaw, I challenge you, break the camp and get to your advancement moment of your life. Tapos na ang season mo doon. Gusto ni Lord, enter into your new season. Ba't malaman kung ang season mo tama, nararamdaman mo, nag-a-advance ka. Pero kapag nasa lugar mo, naalata mo, parang walang nangyayari sa akin because that's not the right place. Parang pastor, sanay ka na, kumuha ka ng facilities, tagli-5,000. Tapos sabi sa'yo, kukuha ka ng 35,000, 40,000. Hindi ka sanay, di ba? Pero pag kinuha mo yung worth 50,000 compared sa 1,000, iba na galaw mo doon. Say amen. So, break the camp and advance. Nung ako umuupa ng 5,000 facilities, hindi ako sanay sa 35,000. E di, pumasok ako sa 35,000 na facilities ko. Wala akong pambayad. Nung hirap na ako, sabi ko, may hirap di 35 lang, di mo nabayaran. Kuha pa tayo ng iba. Kumuha kami ng iba. Ang halaga naman, 50,000. Sabi sa akin ng treasurer ko, Bishop, eh, Pastor Uriel, eh, ba? Kukuha ka ng 50,000, 35 din, dito ang bayaran. Sabi ko, huwag kang magsalita ng ganyan, ha? Kung gusto mong pakinabangan ka ng Diyos, huwag kang didikit sa akin pag ganyan ang salita mo. 50,000, lalo hindi namin mabayaran. Pero lumago yung church ko. Sabi ko, kuha ulit tayo ng bagong facilities. In-advance ko masyado. From 50, ginawa ko 120,000. Mayas na yung sekretary. At ito, bakit? Baka makulong si Pastor. Yanay ba ako? Iniwan ako. Eh, nag-G12 na po ako nun. 2 years na. Lumago yung church. Akalain mo nung kumuha ko ng 120,000 na place, dun ako nawala ng utang. Nagtaka ako. Kaya natin bayaran. Pastor, bayad na. Bayad na? Praise God. Next month, oh, may pambayad tayo. Bayad na, Pastor. Bakit? Eh, hindi ko malamang dahilan eh. Sabi sa akin ni Lord, kaya ka hindi ka nakakali sa utang, hindi ka man tagaroon eh. Tagadong ka, oh. Doon ko lang naintindi. Ay, grabe. Kaya pala ako nagkakahirap-hirap. Pinagpipilitan ko yung you have stayed there long enough. Break your camp and advance.
O ngayon, ang binabayaran ko sa Pansinitas ngayon, 2 million, wala pa rin akong utang. Yun pala, hindi ako taga 5,000, taga millions pala ako. Pero yung katabi mo mahirap, ayaw umalis eh. Hindi sanay. Sino sa inyo sasanayan mo pag ang environment mo is not according to your dream and passion, leave that place and go to your advancement. Amen? E di, nangungupahan ako ngayon. Kulang-kulang. Yun. Pag-pray nyo kami ha, mayroon akong kukunin litis na 4,000 plus square meters. At ng building. Sabi ko, Lord, alam mo naman wala akong pera, pero sanay na ako sa iyo. Break the camp na ako, Lord. I will advance. Sino sa inyo ready mag-advance? Sino sa inyo nakikita, bibili ka ng mas malaking bahay? Mamaya, pag yung bahay mo, bulok, luma, sabi mo sa kanya, kausapin mo talaga, bahay, ilang araw ka na lang. I will break the camp. And I will move forward, and I will advance. Woo! Hallelujah. Mga pastor, ha? Sa next 10 years, ang lupa sa Pampanga, times 15. So ngayon pa lamang, in-encourage ko kayo, bumili na kayo ng mga ekta-ektaryang lupa habang mura. Nung kahit sa mga loob-looban, bilhin nyo na yung mga nagipit na mga magsasaka dyan. Magkano ba yan? Bilhin ko na yan. Bilhin nyo na. Kasi, pastor, pero nasa sulok eh. Huwag ka magsalita. Eh ako, testimony ko sa inyo. May nagbenta sa aking bukin. Farm. Nung una ko makita, Diyos ko, ang hirap naman pumasok dito. Yung sasakyan mo, masisira. Pumunta kami sa Amerika ni Jonel. Pag uwi namin yung January, natawa ako dahil pagpasok ng kotse ko doon sa lugar namin, sementado na. Sabi ko, Jonel, sementado na. Bakit? Kung saan ka pumunta, pag pinapunta ka na ni Lord, sagot ka na ni Lord. Yeah. Are you listening? Sa Las Piñas, sabi ko, Lord, ang hirap naman nung nirelocate mo sa akin. Malayo na, matrapik pa. Siguro, nadinig naman ng spirit yung aking panalangin na parang nagre-reklamo. Alam mo nangyari? Nagpagawa si Bilyar ng tinatawag na River Drive dun sa Las Piñas. Ang makakadaan lang dun, yung mga taga roon. Makakasave ako ng kalahating oras na traffic. Tuwing umaga, mas mahaba tulog ko, sabi ko, Lord. Pag dumadaan ako sa street na yun, sabi ko, alam ko, Panginoon, din alam mo ako dito, pinagawan ko na rin ako ng karsada. Kaya sinasabi ko sa mga pastor, pag dumadaan, Bishop, ang ganda ng daan dito. Pinagawa sa akin ni Lord yan para sa akin. Kasi marami akong ginagawa sa Panginoon. Hindi ako pwedeng matraffic. Sino si confident? May gagawin si Lord sa bahay mo, sa pamilya mo. Because naglilingkod ka sa Diyos. Eh kung tambay ka lang, bakit ka naman mamumuhunan ba sa'yo si Lord? Sabi Lord, tambay lang yan. Huwag na natin pansinin yan. Tapos dito yung naglilingkod kay Lord. Kung naglilingkod ka, nagsestarm ka, ino-honor mo si Lord, nagtitiwala kay Lord, nagsestarm ka kay Lord, sagot ni Lord, pati karsada mo. Yeah! Hindi lang yung bahay mo. Nung isang araw, pumunta kami ni Jonel, sabi po sa akin, Bishop, ang dami na pong mangga. Sabi Lord, salamat. Nakita ko po si Lord, i-bless talaga tayo. Basta marunong kang mag-break the camp and advance. Tapos yung kami na mag-a-advance. Ha? O ngayon, tignan nyo. Pupunta tayo sa tinatawag nating Miracle Catch ngayong April. O, ano itsura mo? Layo. Ang mahal. Ang hirap. Naku, yung mga utak na yun, hindi makakatingin kahit saan. Ha? Dapat pag malayo, mahirap, may gastos, Lord, break the wrong mindset. Advance. Sino sa inyo willing mag-advance? Yeah. Eh, sanay na kayong, wala na naman tayong ginagawang ganyan. Pwede naman tayo mag-gather sa sampit na nandun. Luwang-luwang pa, oh. Tignan mo, oh. Ba't din na lang dito? Ba't sa luneta pa? Yun na nga sinasabi ko sa iyo, eh. Kung saan tayo pinapapunta ni Lord, doon tayo pumunta. Hindi porket maluwang, dito tayo. Tama?
Ano, porkit Malawang, dito na lang tayo. Malawang naman, malapit pa. Mura pa. Wala. Yan ang problema mo. Si Lord kasi, hindi siya gumagawa ng katulad ng isip mo. Come on. Sabi mo nga sa katabi mo, break the calm. Sabi mo sa kanya, advance. Ha? Saan tayo pinapa-advance? Sabi ng Panginoon, balik mo yung verse. Advance into the hill country of Amorites. Saan tayo mag-advance? Doon sa kampo ng enemy. Go to all the neighboring people in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, along the coast, to the land of Canaanites, and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Alam niyo ba lahat ng pangalan na yan? Umalis kayo dyan and conquer the territory of the enemy. At sining, ang Bulacan, 3.3 million. Ang Pampanga, ilan? Walaan niyo. Ang buong Pampanga, more than 4 million. Ang Manila, 22 million. Eh, ba't doon ginagawa ni Lord ng Miracle Cuts? Eh, 22 million nga eh. Ibig sabihin na nandun yung kampo ng enemy. We want to go there and destroy the control of the enemy. We will advance. Amen? Mandapot ito. Itong una sa pamilya mo. Ayaw ni Lord na manatili kang ganyan. Palit ulit. Check. Yep. Okay. Ayaw ni Lord, ulitin ko, this 2020, ayaw ni Lord na yung mahirap, mag-stay mahirap. Yung mga unfruitful, ayaw ni Lord mag-stay unfruitful. Tama? Yung mga barren, ayaw ni Lord mag-stay barren. Yung mga unproductive, ayaw ni Lord mag-stay unproductive. Ito lang gawin mo, malis ka lang sa environment na yan para dapat, kaya lang sa kayo. Sabi niya, gusto ka, ako nakita si Lord, sino ba talaga yung Jesus na yan? So, ang dami naman tao. So, hindi niya na makita. Tapos, napasama pa, maliit pa siya. Di ba sabi ng Bible? Then, imagine yung atmosphere niya, kahit meron siyang desire na makilala si Kristo, kahit meron siyang malinis na adikain na makita niya si Kristo, hindi niya makita kasi mali yung atmosphere, mali yung environment, andun yung maraming crowd, at maliit siya. So, alam mo ginawa niya? Tumakbo. So, naiwan niya yung environment na yun. Nakita niyo? Ang daming tao dito, wala nang tao. Pero, maliit pa rin ako. So, hindi ko pa rin makikita. So, ginawa niya, umakyat siya sa puno. So, yung problema ng bansot, solved. Matangkad na siya ngayon, di ba? Tama? Yung problema ng crowd, wala na rin sa crowd. Kasi dito, wala nang tao dito. Nasa taas ka na. So, that's the right spot. You must be willing like Zacchaeus to leave that wrong environment, that wrong spot. Run and climb with effort, ibig sabihin. And then, now he is on the right spot. Nabasa niyo po ang Bible, when Jesus reached that spot, sa kayo, baba, punta tayo sa bahay mo. Nakuha niya yung desire. Amen? Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, sa ministry ng G12, kaya tayo nag-a-advance, madali nating iniiwan yung mga dapat iwanan. Kung gusto mong mag-advance ang buhay mo, dapat padaliin mo sa iyo yung iwanan, yung dapat iwanan. Pag na-identify mo ng maling lugar to, maling tao to, maling kaibigan to, bye-bye. Iwanan mo na talaga. Because merong naghihintay sa iyong right spot. At dun sa right spot na yon, doon ka kakatagpuin ng Panginoong Yesus. Doon na kakatagpuin ang pamilya mo. Doon na babaguhin ang buhay mo. Doon na ibe-bless ni Lord ang buhay mo. Ano sabi ni Zacchaeus? Punta ako sa bahay mo, sabi ni Lord. Sabi ng mga tao, ay si Jesus pupunta sa bahay ng magnanakaw. Nadinig na Zacchaeus, sabi niya, noon yun, Panginoon, pangako ko sa iyo. Lahat ng yamanan ko, lahat ng niloko, ibabalik ko ng 4 times. Lahat, Lord, pangako. At yung matitira, ibibigay ko sa ibang nangangailangan. Sabi ni Lord sa kanya, dumating na ang kaligtasan ng taong ito sa tahanan niya. Si Zacchaeus na-bless,
na bless ang tahanan niya, na bago pa ang buhay niya. Ano lang ginawa niya? He break the count. Umalis sa crowd, umalis doon sa lugar na yon, at nagpunta sa place na sinasabi ng Bible. Anong lugar yon? Advanced country. Amen. Sa totoo lang, gusto ko sabihin ko sa inyo, alam nyo ba na meron ng nakreserve, nakapreserve, nilagyan na ng pangalan ang Diyos para sa iyo. Pupuntahan mo na lang doon. Pero hindi mo makukuha kasi nandoon. Aalis ka talaga. Break the camp. You have stayed long enough on that place. Dito ka na. Ako po, pastor. Ang dami kong tropang pastor. Nag-decide ako, Lord, eto ba mga kaibigan kong pastor? Okay lang ba ito sumama ako dito? Iniisip ko talaga eh. Naisip ko, pinyos ko ng kasama to eh. Pero wala sa aming nangyari. Lord, I will break camp. Nag-break ako ng camp. Nagsimula akong pumunta sa isang lugar na wala akong kasama. Lang yung mga walang pangalan, maliliit na simbahan, pero nagsama-sama kami. But after 15 years or 14 years, ang spot po, pinanatiling 200. Ngayon, naging more than 20,000. With more than 2,000 cell leaders. Hindi ko nagawa kung hindi ako umalis doon sa luma akong kinalalagyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo sa kanya, man meron ka dyan, you have stayed long enough. Sino sa inyo sa gabing ito na-realize mo? Identified na, pastor. Itong katabi ko, huling sama ko na sa kanya. Ito lagi, nag-disgrace siya sa akin. Eh. Masaya lang to, pero wala kami pinuputa. Alam nyo, masarap sama. Yung hindi naman kayo laging masaya. Pero may direksyon ang buhay niyo pareho. Amen? Amen po ba? Mga babae. Yung mga babae, pag mag-show-showta, pakiayos mo. Yung iba kasi mga babae, pag nagkaroon ng kagustuhan sa lalaki, ang unang ang unang tinitingnan, body. Gandang katawan. Ang flawless. Grabe, masil-masil. May tattoo pa. Ingat ka, baka bading yun. Ingat kayo doon sa mga malalaki katawan. Kasi nagpunta ako sa gym eh. Pagpunta ka sa gym, mago kayo magagalit ha. Mga 20 kami doon. Mukhang ako lang ang tunay na lalaki. Sabi ko, Lord, ano na nangyari sa mga gym? Intindihan niya ako. Tape ko lang bago ako magwakas. Pagbagahanap ka ng mga pangasak. Ito pili ha. Ang tingin, espirito. Pangalawa, soul. Panghuli lang ang body. Yung iba, umaangal niya. Hindi, sanay. Ano ang una mong titignan? Yung espirito ng babae. Nung lalaki, titignan mo ang espirito. Pangalawa, tingnan mo yung paano siya magkaroon ng soul management. Kasi po ang soul management means marunong ba siya mag-manage ng emotions? Ng decision-making. Are you listening? Ha? Marunong ba siya mag-manage ng kanyang intelligence? Yan ang mga simpleng banat. Bago mo sagutin, ilaman ba itong utak na ito? Puro love you lang ito? Anong pang bilimbigas ito? Pati sana mo yan. So, amen. O mga misis, sandali. Sorry, ha? Nauli na ang lahat. Nauna yung body. May mga misis dito, uli na ang lahat. Body nauna. Ha? So, ano unahin natin? Ano una? Spirit. O, tingnan nyo ito, mga lalaki at babae, mga dalaga. Ako, puro yun ang Diyok na umating kayo ngayon. Ang tingin sa mga lalaki o babae, pag kayo nagkakagusto, yung spirit muna. Ano tingin sa spirit mo? Ito ba nag-o-honor kay Lord? Naku, mabigat yan. Grabe requirement. Dapat marunong nag-o-honor kay Lord. Pangalawa, marunong ba ito magtiwala kay Lord? May trust ba ito kay Lord? Eh bakit? Eh wala naman mag-asawa, walang problema.
Ang problema, may problema na, wala pang pananampalataya. Gulo talaga yan. Maganda, kahit may problema, marunong manampalataya, tumatagal yung lalaki na yan. Kasi hindi lang marunong mag-honor, manunong pang mag-trust kay Lord. Maganda nga. Hindi naman marunong sa problema. Hindi sanay. Hindi din niya, mga kapatid? Hindi din niya? So kung maliligaw, kung may naliligaw sa'yo, sister, tinang unang tanong, let me check the spirit. Is this man honoring God? Is this man know how to trust God? And most of all, is this man know how to serve God? Nako, sigurado si Pogi makakalas. Amen. O pangalawa, check mo yung soul. Ito ba tamang mag-design? Bakit ako pinipili niya? Marunong ba ito mag-design? Ito ba, intelihente, marunong mag-isip? Nag-aral ba ito? May intelligence ba ito? Kaya ba nito yung mala sa keyo? Marunong mag-isip kaya napatakbo? Marunong mag-isip kaya napaakyat? Kasi nag-iisip muna bago tumakbo, bago umakyat eh. Si Sakeyo, kung di nag-isip yun, andaran pa nun. Eh bakit tamad ang isang tao? Hindi umaandar ang utak. Walang utak. Ibig sabihin, walang intelligence IQ. Emotion. Ano? Emotional masyado. Madrama. Naku po, konting ano, iyak. Ala. Hindi marunong mag-handle ng mga pressures. Eh pag nag-asawa kami, puno-puno ng pressure ng pag-aasawa. Tama ba mga kapatid? Sino rito yung may merit? Kasi may walang problema. Sinungaling. Lahat ng mag-asawa, may problema, may pressure. Pero masarap na kasama mo, hindi natitinag sa presyon. Kasi they want to honor God, they trust God, and they want to serve God. Yun ang factors ng magandang espiritu. Kaya nga sabi ko, pag ganyan ang environment, sira ang buhay mo. Dapat ganun ang environment mo. Amen. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papasok sa environment mo. Ikaw ang papasok sa environment ko. Bakit? Inuna ko yung spirito ko, inuna ko soul ko. Eh yung katawan, pastor, madali na lang yan. Daling kumupas. Anong ganda niya, kukupas yan. Pero ang spirito niyan, yan ang bubuhay sa'yo. Yung soul niyan, na mag-aalaga sa'yo. Eh yung katawan, pastor, tinim yung katawan. Yung waistline niya nung araw, 24. O, tingnan mo ngayon. Nasa liig na yung 24. Okay. Na iba na itsura, di ba? So, naniniwala ba kayo, yung body, panghuli lang yung kinukonsider? Tama. Eh kung ang asawa ko, tumingin sa katawan ko, tingnan nyo naman katawan ko ngayon. Ha? Ang tawag dyan, daddy's body. Wala na yung mga six-pack. Ngayon, six-in-one na lang. Kahit anong ganda mo, sister, kukupas ka. Kahit anong gwapo mo, kukupas ka. Pero ang paglilikod ay hindi dapat kumupas. Ang pag-honor sa Diyos, pagtitiwala niya, dapat kumupas. Kaya, the next time na manliligaw sa'yo, ang tingin mo sa lalaki, huwag muna yung body. Huli na yon. Ano kaya dala nitong espiritu? Ha? Tanong ko sa kaya, alam mo, nakukita na ko sa mata mo, ganun, cell group ka? Wala. Sorry. Wala ka palang service eh. Di ba? Nagsisimba ka ba? Oo, marunong ka mag-tithe and offering. Oo, ba? Talagang pati sa pera, ino-honor si Lord na kandidato ka. Di ba? Tama po ba? Ha? Hindi porket may maganda katawan, maputi, flawless, kinikilig ka na, di ba? Humihi ka lang, mawala na yung ano niyan. Di ba? Sino may natututunan? Mga lalaki at babae, kung gusto nyo i-build ang 2020 to 2030 nyo, i-build up nyo life nyo sa tamang environment, sa tamang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Doon kayo tumayo. Doon nyo i-build up ang life nyo. Sabi ng Bible, bay matagal ka na dyan sa maling lugar, umalis ka na dyan. And I want you to go to your right atmosphere. Sino po may natutunan ngayon? Bakit ko ito sinishare sa inyo? Naniniwala ako may pag-asa ang Pampanga. Ang Pampanga ay masisave. Pwedeng maging city of God ang Fernando. Pwede deep maging city of God. Ibig sabihin, dito nyo mararanasan ng Diyos sa bayan natin. Bakit? Eh yung mga tao, nag-create na sila ng isang bagong atmosphere na binigay sa kanila ng Diyos. Ha? Huwag yung papabayaan itong G12 gathering na to. Kasi itong atmosphere na to, dito tayo lumalago. Ito yung ating tinatawag, the new atmosphere. The new atmosphere.
environment. Amen? Because why? Pag kayo pumupunta rito, yung pain nyo, lumalakas. Yung heart nyo to honor God, lumalakas. Yung pagsiserve nyo, ginaganahan kayo. Yan yung right atmosphere. Huwag na natin pababayaan to. Can I hear amen? Dapat yung gathering na to, yung atmosphere, huwag yun ang iiwanan. Anong iiwanan natin? Yung mga lumang buhay natin. Iiwanan natin. Kanya willing mag-break ng camp. No? Meron mga tao dito ngayon, listen to this, you are in the wrong environment. Let me close by telling you, alam mo ang pangit sa wrong environment? Nandun yung place of arguments. Pag maligan, pag nasa maligan lugar, and dyan lahat yung accusation sa'yo ni Satan na kinukonfirm mo. O, Christian ka, ba't kumiinom? Pina-argue ka ni Satan. Eh, kung talagang Christian ka, ba't may boyfriend kang unbeliever? Puro arguments. Kasi nga, pumunta ka doon sa wrong environment. I will repeat, the moment you enter into that wrong argument, satanic arguments will come against you. And I promise you, magkakaroon ka ng trouble sa life. Because satanic forces will keep on condemning you. Listen, that's why it's time to leave that wrong environment and go to the right environment. Amen po ba? And when you go and proceed to your right environment, that place, satanic forces have no arguments against you. Why? You are protected by God Himself. Kaya wag mo tayo mag-i-stay. If you stay there long enough, break comes and advance to the hills. Amen po ba? Amen? Sino sa inyo magsasabi, Pastor, I will advance. I will break the camp. I will leave my wrong environment. Amen? Meron ba ditong nag-fail? Meron ba ditong marami kang pagkukulang? Meron ba ditong nagkasala? And you don't want to leave that environment anymore. Pastor, wala nang kwenta buhay ko. Bakit? Nagkasala na. Mali-mali na ginawa ko. So, nasa ka ngayon? Dito na environment ko. I don't think makakalis pa ako dito. You're wrong. Listen to this. Your 20 years of failures can be erased by one moment of God's favor in your life. Isang God's favor lang. And tonight, God wants to give favor to those people had been victim by oppressions of the devil. You have been in bondage like sexual sin. Tonight, if you would be honest to God, Lord, I want to leave this environment, Lord. I want to go to the place where you want me to be. I want you to stand up. And I want you to... Baka meron ka dyan kapatid na, you know, maling-maling environment. Pwede mo sabihin sa kanya, let's come to God and God can show us His favor. Amen? Ulitin ko, kung may mga lalaki at babae ngayon, young people or leaders, na alam mo, you are in the wrong atmosphere. And this is your time to break the camp, to leave that environment mo. Okay, ready na ba tayo? Yung